Ninig ng magnitude 5.6 na lindol ang North Cotabato kagabi. Lumawot pa sa higit 100 ng aftershocks. Dahil sa lindol, bumigay ang kisame ng isang eskwelahan. Higit 100 estudyante rin ang nakaranas ng pagkahilo. Umaaksyon si Jem Avancenia. Abala sa trabaho ang mga empleyado ng isang hotel sa Kidapawan City pasado alas 8:30 kagabi nang matigilan sila dahil sa lindol. Agad silang nagpulasan palabas. Natumba pa sa lakas ng pagyanig ang CCTV camera. Sa Sultan Kudarat, napatakbo rin palabas ang mga nasa computer shop. Gayun din ang mga namimili sa isang mall sa Digos, Davao del Sur. Naglaglagan sa sahig ang mga paninda mula sa mga estante. Ayon sa FIVOX, resulta ito ng magnitude 5.6 na lindol na sumentro sa makilala North Cotabato. Naramdaman din ito sa mga syudad sa southeastern Mindanao. Umabot na sa higit 130 ang aftershocks. Pinakamalakas ang magnitude 4.9 na muling sumentro sa makilala kaninang mag-aalas 9 ng umaga. Naramdaman yan sa lakas na intensity 2 sa eskwelahang ito sa Toril, Davao City. Naglabasa ng mga guro at estudyante at nag-duck cover and hold. Pero pagkatapos ng lindol, ilang estudyante ang nahilo, nasuka at hinimatay. Higit 170 ang kinailangang respondehan. Higit 30 sa kanila, itinakbo pa sa ospital. Na-shock jud mi kay syempre kay nanugoy mga crack ang building, so nanaog mi pagka after seconds ato din. Pagbalik na mo na may aftershock, so dito na ko nagsugod og collapse. So kanang wala ko pasabot sa ungibati ba kay nakulbaan pa ko, so nilinaw naman ng mga pulis na walang nangyaring stampede. Kampante naman daw ang mga opisyal ng paaralan na matibay ang kanilang gusali dahil halos 5 taon pa lang mula nang ito ay ipagawa. Pero sa eskwelahang ito sa Davao del Sur, bumigay ang kisame ng ilang silid-aralan at nagkabasag-basag ang mga bintana. Wala namang napaulat na nasaktan. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.